Huli natin titingnan yung aming torture chamber dyan. Dito muna tayo, para makasimula na tayo. Dito banda tayo. Papunta tayo banda dyan. Dito, dito. Ang magandang tanghali sa lahat. Kayo po ay pangatlo. Ito na po ay himpilan ng lupang may problema. Ang lugar ay ako po ay si Glenn Gregorio. Ako po ay taga Mindanao, hindi taga Luzon. Si Andy, kasamahan ko, at marami sila itong magsasagot ng tanong ninyo. Sa panahon ngayon, sa buong mundo, kahit ang sabi nga nila, ang climate change, ang tubig dagat natin ay tumataas. Kaya maraming lugar ngayon ay naapektuhan ng alat. Isa sa mga lugar na tubig alat, sa Quezon man, sa Impanta Quezon, ay nandun yung tubig alat. Ang problema ay minsan, ang palay ay napakasensitibo sa tubig alat. Pero pinipilit pa natin ang palay kasi yun ang lugar na, yun ang palay na nabubuhay na waterlogged condition. Pero ang problema, kahit kaunting alat ay sensitibo ang palay. Okay? Kaya nangyari, halimbawa dito, makikita nyo dito, ito ay normal. Nilagyan namin ang culture solution to. Hydroponics yan. Kasi naghahanap rin ng palay na maganda. Kung ang palay naman ay nilagyan namin ng alat, makikita dito. Okay, ito ay, may alat na ito. Ito yung PSBRC82. Patay na. Ito PSBRC82 yan. PSBRC82. Ito yung isa sa check namin na isa sa pinakamagandang palay na sa tubig alat, pero hindi masyado maganda ang grain niya, kaya hindi siya na-release na variety. Kaya karamihan ay namamatay siya. Pero dito, ang kagandahan, may mga varieties tayong nabubuhay. Resistant. Patay na, resistant siya sa tubig alat. Kaya ito ay tinetesting namin sa iba't ibang lugar. Kaya ang iba naman na-release na sa Pilipinas. Kagaya nito, PSBRC82, patay na. Ito naman ay buhay pa. Ang tolerant. Pero may mga palay na magaganda. Yun ang good news natin. May mga palay na nabubuhay sa tubig alat. Kagaya nitong dalawa, ito ay na-release na sa Philippines. Ito ay Salinas 1 at yung isa ay PSBRC88. Minsan lang ay hindi siya popular. Hindi siya kasing popular ng mga irrigated areas, na highly irrigated areas, kasi mga marginal farmers lang ito. Hindi din ito ginagawa ng mga shade grower. Gawa ng kakampi lang. Hindi walang bumibili. Mahihirap ang mga tao dito. Sa lugar na ito, ay tinitesting namin ang mga lugar na ito. Ito ay normal. May example lang kaming apat na palay dito. Normal ito. Sa likod naman yan ay abnormal. Yun ay mga tubig, may tubig. Nilagyan namin ng tubig alat dito sa likod. Okay? So makita nyo, ng IR-21 namamatay na, ay naninilaw na. Ang 82 ay namamandak na doon. At itong FL, itong Salinas ay gumaganda pa rin. May lugar naman sa atin naman ay sinatawag nilang may zinc deficiency problem. Zinc deficiency. Yun ang tawag lang hidden hunger. Ang palay ay gutom na ay hindi pa rin nagre-reklamo. Pero yun ang naninilaw siya, mahina ang tiller, mahina ang ani. Minsan akala nila kinakain ng kohol kasi parang nakakalbo ang palaya nila. Yun pala zinc deficient. Kaya nangyari sa farmer, ini-sprayan niya. Walang epekto. Nilagyan niya ng abono. Kahit abono ano ilagay mo, hindi magre-respond yan unless you put zinc oxide or zinc sulfate. Kaya nangyari sa farmer, nahihirapan siya. Kaya kami naman, nagdi-develop ng variety para sa mga lugar na yun. Yun namang iron toxicity. Ang lugar naman yun, yung parang akala mo eh, kinakalawang yung tubig ninyo, iron toxicity na yun. Mataas ang jarosite ang effect nun sa ilalim ng tubig nyo. Tsaka yung palay ngayon, naninilaw at namumula. So, ang magandang balita, may mga lines tayo na pwede, may mga varieties tayo na pwede natin ilagay sa mga lugar na yun. Okay? Ngayon naman, pupuntahan natin yung lugar na yun. Yun ang area na sinasabi namin 2-in-1. Ito yung mga variety na nilagay namin ang submergence tolerance tsaka drought, submergence tsaka saline tolerance, nilagay namin sa isa. That's why we call it 2-in-1. Sana next na balik nyo, may 3-in-1 na kami, manalagay namin ng drought, saline at submergence. So we have this torture chamber, I call this torture chamber, kasi it is submerged na siya under saline water. Okay? Sir, anong projection niya ng production? Maximum 7.7. Yield down. 7.7 hectares, 7.7 tons per hectare, under normal.
Kung may salit, depende sa saliti, it goes to 2.8 up to 5 tons per hectare. Sir, yung sinasabi? Sobra, kung maganda ang... Di maganda pa rin tayo, ha? Kung depende sa timing kung saan ang salin, ang abot ng saliti. Pag seedling stage lang siya, ang saliti, tapos nabuhay siya, kaya niyang buhay, kayang makarecover. Parang may memory gap itong palay. Ang ganda ng palay, pag early siya, na-salinize, tapos nawala ang salinity after that, may memory gap siya, nakakalimutan niya yung na-torture siya during the time, kaya niyang buhay yung slave. Hindi kagaya sa atin, nagkakatulong. Okay? Sir, yung mga varieties po na na-develop sa atin, yung mga kahit hindi na po natin ameliorate yung talagang tolerance o MG. May tolerance, pero kung i-combine mo sa management yan, eh mas maganda. Parang barabang taong binigay mo ng vitamins ay ng gamot, eh pakainin mo rin siya ng maayos para mas mabilis ang recovery. Punta muna tayo sa bago magtanong, pakita ko yung sa inyo yung pinakamagandang torture chamber namin. Nakalagay dyan ngayon yung mga palay na tinetest namin na mabuhay sa tubig alat at sa lubog, na nakalubog. Kaya minsan tawag namin dyan ay tsunami rice. Kaya may mga lugar sa atin na nilulubog. May alat na at nakalubog pa. Kaya meron tayong variety na kinumbay namin ng salt tolerance saka sa mergence tolerance. Kaya 2-in-1 namin. Kaya masisilip nyo dyan. Kung matangkad kayo, medyo yung masisipin sa taas. Ay! Katapang meron! Ilang araw na kayo dyan? After 14 days lang yan. 14 days. Ibababa namin. 14 days. Ilang araw na itong nakakalabas. Dapat marako po sa tubig. Mga 3 araw pa lang yan. Dapat bulok na yun. Kaya 14 days. Walang tubig yan. Wala mo ng tubig yan, tapos 3 araw siyang nilubog. Kasi pag sa ating palaya naman ay binaba, parang binaba. Sinusunod. Mga 14 days siya, ibababa natin. Pero ito, maalat ito. Tikman niyo ng kante. Kaya minsan kung wala tayong pang-measure ng salinity, ay tarakot pa rin o kaya nasa kuya. Ito kasi, yung mga target region dito ay yung sa Bicol, sa Bicol area, Quezon, Impacta. Yung palay ko nang abuti ng 3 araw na baha eh. Siyasapaw siya eh, puro itim na ang binunga. Nagabawi yung 3 araw na baha sa tubig alat, pwede rin siya sa asin na yun, asin na yun. Ano kaya? Kailangan resilient siya. May mga katanungan? Ay, hindi ito, hindi pa out. Yun pa lang salinas ang out. Ngayon, ito yung bago namin. Maalat pa yan. Critical na yan. Early, tsaka yung nakukulis ng palay. Para bang buntis yun ang pinaka-panya. Pag under stress siya, buntis siya, parang ang halaman kasi parang tao din yan. Pag alam niyang under stress siya, kaunti lang kanyang anak na ilalabas. Ah, mayroon lang tayo. Siguro kaunti buti lang tayo kung under stress siya. Kaya very critical yun. Dapat sir, dali-dali yung pag-alabas. Oo nga, kaya dadalhin na namin. Sinetest na namin to sa Iloilo ngayon, tsaka sa Impacta Quezon, tsaka Cagayan. At the same time, India at Bangladesh. Dito ka na sa Pilipinas? Oo, dito nauuna tayo. Hindi kasi katulad na sa pinahapig. Yun. Abang pa nga yun. Oo, yun. Meron tayong release na variety niyan, yung sa summer niyan. Ito, kagaya ng agusan. Kaling na akong Mindanao last week, bukid na naman ako pumunta, yun naman ay iron toxicity at saka smoke efficiency ang problema nila daw. Hindi nila alam na ganun pala ang problema nila daw. Kaya testing nila kay lagi ng tubig. Sa ano? Eh, meron tayong may mga variety kami meron dito. I-chelate natin yun. Hindi pwedeng i-chelate yun. Kaya i-drain mo ngayon yun. Kaya may fresh water kami nalagay. Kasi parent material doon sa ilalim, ula yung lupa doon, kumataas yung buwan, yung parang dugo. Kaya kinakalawang siya, ayon toxicity. Spray ng spray sila doon. Yung pala walang response. Yung pala, ayon toxicity. Ang problema natin. Kaya mas maganda amin ngayong isang solusyon ay variety. Maganda rin yung mowet na saan. Mowet, oo. Mowet. Ano, ito siya, alat. Alat talaga ito. Oo, sa single efficiency, itong
5 variety galing sa Sri Lanka, 8 itong A69-1. Pero may isang maganda tayo na develop sa Iroy, itong IR51. Kaya dapat talaga nila. Dahil namin sa Bohol, kasi ang Bohol ay limestone ang sa kanila. Okay, doon sa malapit sa Chocolate Hills. Kahit yung mestizo nila ay mababa, 1 ton higher ang ani nito kaysa mestizo. Under Cartayo soil doon sa Bohol. Kaya ito ang gustong-gusto nila. Eh, hindi lang nga ma-release at siyempre, hindi pa, wala pa. Pero gustong-gusto na nag-taste test na kami doon. Gusto-gusto ng mayor doon sa bag. Sa bagay. Sa Mayoras. So, medyo mabilis na doon. Yung bang ating saling varieties na yan, yung bigas hindi naman kasapalang. Hindi naman. Kalamansi na lang kailangan. So, kasi ang tolerance kasi, ang mechanism niya, ina-avoid niya yung alat. Eating quality din siya. Oo. Especially yung 88. May cross kasi siya ng wagwag eh. May wagwag blood yan, yung 88 na yan. Na-release yan dito, na-release din yan sa India. Ilang days nandun sa papel ninyo? Nandun sa papel ninyo. Mamaya ipamimigay, may pamimigay sa inyo mamaya. Yung pero wala pa rito. Ano? Wala pa rito sa wagwag? Traditional yun ang inyong meron. Yung traditional yun. Yun ay may blood ng wagwag. Itong may, ang ina niya ay wagwag. Anong number ko? Kasawa na siya. 88. Yun ay may maganda ang quality niya. Nasa pipeline na yan, it's for pa na yan, ipopromote natin. So, magtulungan kami ng field rice para ma... Gano'n pa sa'yo? Bukas na pag ba, o. Lagi yung pag-asa. Balikayin namin. Mabibilis na pag-asa. Balikayin namin natin ang nabili na kapil. Ayan, makikita nyo doon mamaya. May station doon na nakatanim yun. Ah, seed bank. Nasa seed bank yun. Ay, sa seed bank pa yung sa inyo? Seed bank yung nakuha nila. Actually, ang saline area, sa Pilipinas, mababa lang ang atin. Ang malaking area, Bangladesh, 1 million. Ang India, mga 5 million. Ang Thailand, halos 1 million din. So actually ang ating konti lang tayo compared sa kanila. Sa atin ay mga 200,000. Pero marami na abon doon na ngayon. Kasi spray lang na spray, hindi na pagkakayo. Doon may sirang irrigation. Oo, pero sing song fake. Okay, sing song fake. Okay, sinabi na po siya. Basmati. Irrigated siya. Pero hindi masyado maganda sa atin yung kasi kailangan nila para bumango siya. Malamig ang gabi kaya sa Himalayas. Yan yung maganda. Hindi sa atin. Para ka nagtatayim ng apon. Kahit yung jasmine nila na mayroon pa tayong talakayan mamaya kung gusto nyo pang tanong. Sige! Wala na ba? Yan ba? Yung Bodia?